dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, isang masayang araw po sa inyo. Isang malaking oportunidad na sa wakas ay mapapakinggan niyo na ang kwento ko. Lagi po ako nakikinig sa inyo at sa mga taong nagbabahagi ng kanilang mga problema at mga simpleng kwento. Natutuwa po ako kung paano ninyo natutulungan bumangon ang mga bawat mga listeners ninyo sa inyong programa. Nung ako'y high school pa lamang ay namulat na kagad ako sa mundong hindi ko akalaing mapapasukan ko. Natuto akong manigarilyo. Natuto ako, Papa Dudut, na uminom ng alak at pumasok sa isang barkadahang iba't iba ang kanilang trip. Madalas ay nakakapagsinungalin ako para lang mabigyan ako ng sobrang pera para pambayad ko sa mga luho ko. Nagkaroon ako ng tatlong kasintahan sa high school. Sina Bobby, si John, at si Christian. Si Christian ang pinakamatagal kong naging nobyo. Siya ay napakabait, regular na naglilingkod sa Panginoon, maalalahanin, at responsable. Bata pa lamang kami ay magkakilala na kami. Bukod sa pagiging magkababata at magkapitbahay, kami rin ay magkasamang nagsiservisyo sa isang simbahan. Hindi po sila mayaman. Dumaan na rin po sa punto na ang inuulam na lamang nila ay fish cracker at tigpipiso na nabibili sa sari-sari store. Nasubaybayan niya ang bawat pagsubok na dumaan sa buhay ko. Nagustuhan niya ang pagiging simple ko sa sarili. Hindi naman po sa pagmamalaki, Papa Dudut. Ako po ay isang freelance model at sumasali din po ako sa iba't ibang beauty contest sa mga malls. Bago kaming naging magkarelasyon ay isa na kaming matalik na magkaibigan. Tanging ang isa't isa lamang ang aming sinasandalan. Lalo na noong nalaman naming pareho na pareho kaming naloko at nasaktan ng aming mga nakaraang relasyon. Naikwento ko kung paano ako naloko at nasaktan ni John, na kanya ring kaibigan. Doon ko naranasan na mawalan ang tiwala sa tao. Lalo na noong pinagpalit ako nito sa ibang babae. Walang kwenta talaga ang mga lalaki. Wala silang ginawa kundi ang magpaasa at manloko. Paulit-ulit kong tinatatak sa isipan ko at baka sakaling matauhan ako. Ang buong alam ko ng mga panahon na yon ay ang lahat ng mga lalaki ay manloloko at hindi marunong magseryoso sa relasyon. Ilang beses akong nagpatawad at humabol sa taong akala kong tama at mamahalin ako. Kay Christian ko lang na ikukwento lahat at siya naman ang aking tagapakinig. Marahil dahil sa wala akong makitang ibang tao bukod sa kanya. Dahil unang-una, hindi naman legal sa mga magulang ko ang pakikipagrelasyon ko at pangalawa, hindi ako madaling magtiwala. Napapatanong na nga lang ako sa sarili ko. Paano niya ako natitiis? Paano niya natitiis ang makinig ng makinig sa mga paulit-ulit kong kwento? Puro lamang naman mga reklamo sa buhay yon at wala akong ginawa kundi ang magdrama ng magdrama. Hanggang sa nalaman ko na lamang na niloko at iniwan na rin pala siya. Napaka mapaglaro ng tadhana.
Yun na lang ang sabi ko sa sarili ko. Dahil doon, doon ko naintindihan na hindi pala puro babae ang niloloko at iniiwan. Pati pala mga lalaki. Sobra kaming nagkaintindihan ni Christian. Dahil doon ay araw-araw na kaming nagkwekwentuhan at kumakain sa labas. Madalas ay tumatambay ako sa bahay nila para makipagkwentuhan at kumain lang. Sobrang saya ko ng panahon na yon. Dahil sa wakas, Papa Dudut, ay meron ng isang taong nakakaintindi sa akin. Hanggang sa dumating na ang mga araw na siya ay nanligaw at sinagot ko. Totoo na ba ito? Ito na ba yung tinatawag nilang love? Tanong ko sa aking sarili habang kinikilig. Sa relasyon namin, ako lagi ang nagagalit. Kahit sa mga simpleng bagay, nagagalit ako. Siguro dahil gusto kong makita kung paano siya magalit. Para sa akin kasi ay iba yung pakaramdam na nagagalit sa iyo yung tao dahil sa pag-aalala. Akala ko kasi mas okay yon at mas mahal ka ng tao. Dumating ang unang taon ko sa kolehiyo at marami akong nakilalang mga bagong tao. Napasali ako sa isang grupo ng mga babae. Araw-araw ay pumapasok kami ng may mga mabibigat na bag. At ito ay punong-puno ng mga lipsticks, blush on at kung ano-ano pang mga makeups. Maging ang plancha na para sa buhok ay dinadala namin. Karamihan sa mga kagrupo ko ay hindi nag-aaral ng mabuti. Madalas ay hindi kami pumapasok sa ibang subjects upang uminom at magbisyo. Tara Bianca, let's drink na lang sa bar malapit sa campus. It's like 2 streets away eh. Magkat na lang tayo. Sabi ng kaibigan kong si Mocha. Siya ay maputi at laging natatakpan ng makakapal na makeup. Siya rin ang nagsisilbing leader ng aming grupo. Tara, let's go. Tinatamad na rin ako eh. Agad ko namang sagot kay Mocha habang naglalagay ng lipstick. Sa kanila ako natutong mag-ayos ng sarili ko. At marahil, ang tamang term ay mag-inarte. Unti-unti ay nalaman ito ni Christian. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Mahinahon at may pag-aalalang tanong ni Christian sa akin. Hindi ko alam pero naiinis ako kung bakit mahinahon pa rin siyang nagsasalita kahit ang dapat naman ay magalit siya. Ano ba Christian? Wala kang pakialam? Padabog na sabi ko. Tinitigan niya ako at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang sinseridad at pag-aalala. Habang ako naman ay nakasimangot at maririnig sa aking boses ang pagkagalit. May pakialam ako. Nobyo mo ko. Kung ano man yung problema mo, problema ko na rin yan. Sagot naman niya. Ano ba? Hindi ka man lang ba magagalit? Naiinis ako sa sobrang bait mo eh. Gusto kong maramdaman na magalit man lang siya, Papa Dudut, kahit minsan. Hindi. Susubukan ko namang intindihin lahat ng problema mo. Sabi niya. Napatahimik na lamang ako dahil kung tutuusin, alam ko sa sarili ko na hindi tama ang mga ginagawa ko. Nang mga araw na yon, pakiramdam ko ay nasasakal ako ng kaunti. Pakiramdam ko na ang direksyon na tinataha ko ay tama. Kahit kami pa rin ni Christian ay nakakaramdam na ako ng unti-unting pagkasawa sa kanya. At nagsasawa na rin ako sa mga bagay na ginagawa namin. Parang ayaw ko na rin siyang kasama. Hanggang sa makilala ko si Daniel. Isang taon ang tanda niya sa akin. Nagkakilala kami sa kadahilan ng kaibigan siya ng aking kaklase. Isa siyang matipuno at may kaya sa buhay na lalaki at nag-aaral sa isang kilala at magandang universidad sa Manila. Una pa lamang ay hinahangaan ko na siya. Meron siyang mapupungay na mata na talagang nakakaakit. Nagkapalitan kami ng number at pagkatapos ay regular na kami nag-uusap. Text, tawag at sa chat.
Dahil sa regular naming pag-uusap ni Daniel ay nagkulang na ako ng oras kay Christian. Dumating na rin ang isang araw at paunti-unti na ako nang lalamig kay Christian. Kapag nagkikita kami ay wala akong ibang nasa isip kundi matapos na lamang ang araw. Uumuwi para magkausap na muli kami ni Daniel. Maalalahanin si Daniel, Papa Dudut. Lagi niya po akong kinukumusta at tinatawagan. Lagi akong nagpapasaya ng mga simpleng salita niya. Pakiramdam ko kahit sa simpleng text lang niya ay kumpleto na ang araw ko. Hindi katulad ni Christian na kailangan pa naming lumabas para maramdaman ko pa rin na mahal namin ang isa't isa. Isang araw habang kumakain kami sa labas ni Christian ay nasaktuhang tumawag si Daniel. Sa takot ko ay hindi ko ito sinagot at tinext ko na lamang siya na mag-text na lamang kami. Nakita ni Christian ang palitan namin ng mga messages ni Daniel. Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong nagalit si Christian. Bianca, niloloko mo ba ako? Ang sabi niya sa malungkot na boses. Hindi, ano ba yung sinasabi mo? Sagot ko naman na may naiiritang boses. Umamin ka lang. Pipilitin ko lamang intindihin kung ano man yung maging dahilan mo eh. Nakikita ko sa mga mata niya na may alam na siya, Papa Dudut. Pero kahit na ganoon ay pinanindigan ko ang sagot ko. Kaya sinigawan ko siya habang sinasabing, hindi nga, tigilan mo na nga ako. Nakikita kong nagpipigil na lamang siya ng luha, Papa Dudut. Nanlalamig yung kamay niya at nanginginig sa galit. Wala akong ibang nagawa kundi ang tumitig na lamang sa kanya. Alam na alam kong nagpipigil na lamang siyang saktan ako noon. Sobrang nanahimik na lamang ako at hindi kumibo. Hindi ko alam kung bakit pero kahit konting konsensya ay hindi ako nakakaramdam. Natakot ako na baka masaktan ako pero hindi ako natakot na iwan niya ako. Siguro dahil alam kong may sasalo naman sa akin at yung mahal ko talaga. Madalas sinasabi ng mga kaibigan ko na piliin ko talaga si Daniel kasi hindi naman daw ako mahuhulog sa iba kung mahal ko talaga si Christian. Pero alam ko sa sarili ko na kaya lang nila sinasabi yon dahil mas gusto nila ang physical na kaanyuan ni Daniel. Yung tipong maipagmamalaki mo talaga. Si Christian ba nga pwede mong ipagmalaki? Ang sabi naman ni Mocha. Napaisip ako. Siguro ay immature pa ako ng mga panahon na yon at mababaw pa sa akin ang kahulugan ng pag-ibig. Tama, ipaglalaban ko kung sino ang mas gusto ko, sagot ko naman. Napangiti naman si Mocha na parabang nanalo sa isang debate. Sagutin mo na kung ako sayo, giit pa niya. Ang tanging tumatakbo na lamang sa isipan ko ng panahon na yon ay ang mga rason na sasabihin ko kay Christian para pumayag na siya na makipaghiwalay sa akin. Tumagal pa ng tumagal ay mas nahulog ang loob ko kay Daniel. Hindi ko alam kung bakit kahit alam ng mga kaibigan ko na may karelasyon ako ay patuloy ang pangungonsinti nila na hiwalayan ko ito at ipaglaban si Daniel. Kung tutuusin pati sarili ko, hindi ko na nga maintindihan. Hindi ko alam kung bakit ko kailangang lokohin si Christian. Halos lahat naman ng gusto ko ay ibinibigay niya. Na halos kahit wala nang matira sa sarili niya. Isang araw sa aming paaralan habang kumakain kami ng mga kaibigan ko, kinuha nila ang telepono ko at tinawagan si Daniel. Nilagay namin yon sa loudspeaker mode ang aking telepono upang marinig ko ang mga magiging usapan nila. Hello Daniel, pagbati ni Mocha. Ay hindi si Bianca to, si Mocha to, kaibigan niya. May gusto sanang siyang malaman eh. Sagot ni Mocha habang may malaking ngiti sa kanyang labi. Ano raw yun? Sagot naman ni Daniel. Mahal mo raw ba siya? Natagalan bago sumagot si Daniel, Papa Dudut. Lahat kaming magkakaibigan ay nagtititigan at kinakabahan na.
Pero higit sa lahat ay marami nang tumatakbo sa isip ko tulad ng, paano na ako? Tama ba itong nararamdaman ko? Hindi naman niya ako mahal. Sobrang daming negative na bagay ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko na maintindihan. Pero ang alam ko lang, natatakot ako sa magiging sagot niya. Oo. Habang may pautal-utal na boses. Nakahinga ako ng maluwag sa naging sagot niya, Papa Dudut. Pero para bang nangiiyak ako dahil parang napilitan lamang siya. Hindi ko maintindihan. Grabe ka naman, parang hindi naman. Ang tagal mong sumagot eh, parang hindi ka sigurado. Paniniguradong pagsagot naman ni Mocha. Oo, mahal ko na siya. Mabilis at diretsong sagot naman ni Daniel. At pagkatapos ay ibinaba na ni Mocha ang telepono. Lahat kami, Papa Dudut, ay tuwang-tuwa sa naging sagot ni Daniel. Ang saya-saya ko noon. Pakiramdam ko ay sulit lahat ng pagsubok na pinagdaanan ko. Isang araw ay nagplano ang mga kaibigan kong sina Mocha at Maria upang tumambay at uminom sa kanila. Laking gulat ko nang pagdating ko ay nandun si Daniel. Nagiinuman kami ng konti at pagkatapos ay nag-usap na kaming dalawa. Napag-usapan namin ang tungkol sa estado ng kung anuman ang meron sa aming dalawa. Umamin naman siya, Papa Dudut, na mahal niya ako. At inamin ko na mahal ko rin siya. Kaya habang kami ni Christian ay naging kami din ni Daniel. Gustong gusto ko nang makipaghiwalay kay Christian ng panahon na yon. Kaya naman nakipagkita ako sa kanya. Sinalubong niya ako ng mingiti pero sinabihan ko kaagad siya na maghihiwalay na tayo at hindi na ako masaya. Nakita ko siyang nagpipigil ang kanyang mga luha. Anong nagawa kong mali? Ayusin natin to, Bianca. Nang may nanginginig na boses. Ayaw ko na talaga, Christian. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral ko. Gusto ko muna mag-aral nang walang iniintindi. Sagot ko naman. Nagawa mo namang makipagrelasyon dati habang nag-aaral, hindi ba? Makakaya natin to ng maayos. Please, Bianca. Huwag mong gawin sa akin to. Pagmamakaawa niya. Pero nanindigan ako. May iba ba? Huling tanong niya. Wala, pasigaw ko naman. Ayaw ko na talaga. Siguro dahil kailangan kong maging masaya. Gusto kong sundin naman ang gusto ko. Kaya naman sa huling pagkakataon ay nagpaalam na nga ako kay Christian. Goodbye, Christian. Seryoso ang sabi ko. Kahit nakapag-usap na kami ni Christian ay hindi pa rin lubos ang pagpayag niya. Umaakto pa rin siya na parang kami, kaya mas lalo akong naguguluhan. Natatakot ako na baka hindi niya ako pakawalan. Wala na akong magawa kundi hindi na lang siya pansinin at pabayaan siya sa gusto niyang gawin. Gustong-gustong makipag-usap ni Christian dahil hindi daw siya naniniwala sa mga rason ko. Sinabi ko yon kay Daniel at pumayag naman siya. Ang kaso, dapat kasama siya. Kaya nakita kaming tatlo sa mall at umamin na ako na si Daniel na ang bagong mahal ko. Nagulat ako sa reaksyon ni Christian. Ang buong akala ko ay magagalit siya. Pero nagkamali ako. Dahil kahit isang patak ng luha ay wala akong nakita. Sorry, hindi ko sinasadya. Ang sabi ko sa medyo kinakabahan na boses. Okay lang yon. Basta ang gusto ko maging masaya ka. Sagot naman niya na may naluluhang mata at nanginginig na boses. Pero patuloy pa rin ako sa paghingi ng tawad. Hinihintay kong umiyak siya. Sorry, hindi ko talaga sinasadya. Paulit-ulit kong paghingi naman ng tawad. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng halong sakit at saya. Sakit kasi pakiramdam ko ay parang nagkamali ako sa desisyon ko pero wala na akong magagawa, Papa Dudut.
Nandun ako, bakit pa ako aatras? At saya naman dahil pakaramdam ko, kahit papaano ay nakalaya na ako. Ang pag-ibig pala ay parang mga tao sa Quiapo. Magulo. Pagkatapos ng lahat ay naging opisyal na ang pakikipagrelasyon ko kay Daniel. Sobrang saya na mga naunang buwan namin. Halos lagi kaming nagkikita pagkatapos ng klase. Minsan ay napagkakasunduan namin na magkating klases para lamang makapagkita. Naging normal na setup na ito para sa relasyon naming dalawa. Ang regular kong pagseserbisyo sa simbahan ay unti-unting naglaho. Pakiramdam ko ay tama pa rin ako. Masyado akong ma-pride na tao. Pero sa mga panahong yon, ako lagi ang humihingi ng dispensa para lamang maging maayos kami. Lumipas pa ang ilang buwan at paminsan-minsan na kaming nagtatalo ni Daniel. Yun ang unang beses kong naramdaman ang sobrang pagkalungkot. Akala ko dati katulad siya ni Christian na kahit awayin ko ay hindi ako aawayin pabalik. Pero nagkamali ako. Sinubukan kong kontakin si Christian, hindi ako nabigo. Kinausap pa rin niya ako, Papa Dudut. Kagad kong sinabi sa kanya ang problema. Pakiramdam ko siya lang ang nakakaintindi sa akin ng panahon na yon. Siya lang din ang nakakaalam ng tama at mali. Christian, tulungan mo ko. Nag-away kami ni Daniel. Hindi ko na alam ang gagawin. Bakit, Bianca? Anong nangyari? Okay ka lang ba? Pinag-worry mo ako eh. Sinabi niya na may pag-aalalang boses at sobrang na-appreciate ko yon. Nahihiyaman ako pero napasagot pa rin ako at sinabing, akala ko kasi magiging okay kami. Akala ko hindi kami magtatalo. Akala ko kahit mag-away kami, siya pa rin ang magpapakumbaba. Pero nagkamali na naman ako. Ang sakit pala ng ganito, Christian. Sobrang sakit. Sobrang hirap. Ano bang napag-awayan nyo? Kung handa kang sabihin, sabihin mo lang. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Para makinig sa'yo at gumabay. Sagot niya na may makalmang boses. Nakonsensya ako lalo na sa lahat ng mga nagawa ko kay Christian. Nang mga panahon na yon. Doon ko na-realize na sobrang bait niya at isa akong napakalaking tanga para lokohin ang ganong kabait na tao. Parang binato ako ng langit at pinupok sa ulo ng 10 beses ng martilyo. Kinabukasan ay humingi ako ng tawad kay Daniel. Hindi sa dahil ako ang may kasalanan pero para lamang maayos na kami. Nararamdaman kong naging selosa na ako. Gusto ko lahat ng atensyon niya ay nasa akin at ganun din naman siya. Pati ang pagsasama namin sa mga kaibigan namin ay kailangan kontrolin. Hindi kami pwedeng pumunta nang hindi kami magkasama. Meron siyang matalik na kaibigan na babae na sobrang pinagseselosan ko. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko ako lang ang kaibigan niya. Kailangan ay lagi kaming updated sa ginagawa ng isa't isa. Parang kami na lang ang tao sa mundo. Isang araw ay pumunta kami sa Baguio para mag-celebrate ng birthday. Gumawa ko ng rason noon sa magulang ko na may proyekto kaming kailangang tapusin sa school para lamang payagan ako at mabigyan ng karagdagang allowance. Ma, aalis na ako. Kailangan kong gumawa ng project. Hindi muna ako makakauwi. Ang sabi ko sa nanay ko nang hindi makatingin sa kanyang mga mata. Aba Bianca, project lang yan tapos hindi ka na uuwi. Dito ka na lang gumawa at tutulungan ka ng mga kapatid mo. Sagot ng nanay kong businesswoman na para bang nakikipagnegosasyon. Ma, kailangan sumama kami. Sagot ko naman sa kanya. Hanggang sa wala na siyang nagawa pa, kaya natuloy pa rin kami. Kasama namin ang pamilya ni Daniel. Nanuluyang kami sa bahay nila doon kasama ang kanyang pamilya. Napakasaya ko.
Pakiramdam ko ay nakahanap na ako ng panibagong pamilya. Hindi kasi ganun ka-close ang bonding namin ng mga magulang ko. Mas close pa kami ng mga pinsang ko kesa sa kanila. Madalas ay nagtatalo kami ng nanay ko, lalong-lalo na sa usapang pera. Ang tatay ko naman ay madalang lang magsalita. Siguro pakiramdam ko hindi nila ako maintindihan. Pakiramdam ko kasi hindi naman niya na-appreciate ang mga ginagawa ko. Madalas kasi Papa Dudut ay kinukumpara niya ako sa mga pinsang ko na dahilan ng pagkawala ko ng tiwala sa sarili ko. Kaya nga naman po ay sobrang saya ko nang makaalis ako at makasama sa kanila. Dumating ang susunod na araw at nag-swimming naman kami. Naging close ko ang tatay ni Daniel na si Tito Jack, na isang engineer. Medyo may katandaan na ito. Kaya naman mataas ang respeto dito ni na Daniel at ng kapatid nito. Tara na Bianca, anak, kain tayo. Pagyayaya niya habang palabas kami sa kwarto ng isa niyang anak na babae na si Maris. Sige po Tito, mukhang napakasarap po ng hinain niyo. Agad naman akong sumubo at tinikman ang mga putahing inihanda niya. Nakakatuwa ka naman, nakangiting pagbati sa akin ni Tito Jack. Napatingin na lamang ako at nahiya. Nakikita kong tuwang-tuwa siya at napakasaya niyang nakikitang nag-i-enjoy ako sa kinakain ko. Natutuwa sa iyo si Papa, bulong ni Daniel matapos naming kumain. Bakit naman? Sabi ko. Hindi kasi siya sanay na na-appreciate ng luto niya. Tumatawa niyang sabi. Ha? Eh, masarap naman talaga mga luto niya eh. Sagot ko naman na may pagtataka. Oo nga, pero kasi si ate madalas ay hindi kumakain sa bahay. Lalo na kapag hindi siya pamilyar sa pagkain. Magpapadeliver pa yon o lalabas. Nalungkot ako sa sinabi ni Daniel. Bakit naman ganun? Ang sabi ko. Hindi ko alam pero ang importante ngayon ay may tagakain na ng luto ni Papa na anak din niyang babae. Pabiru niyang sagot. Walang tigil na saya ang naranasan ko ng araw na yon. Hindi lang ang pamilya ni na Daniel ang nakilala ko, kundi pati na rin ang malalayong kamag-anak nila. Habang lalong lumalalim ang relasyon namin ni Daniel ay lalo namang lumalayo ang loob ko sa Panginoon at sa mga kaibigan ko. Pero pakaramdam ko ay okay lang yon kasi at least ay magkasama kaming dalawa. Tila ba sa kanya lang umiikot ang buhay ko. Kapag sobra ka raw nagmahal, lahat ay ibibigay mo kahit wala nang matira sa'yo. Pero kahit ganoon ay magiging okay pa rin sa'yo. Lalo na sa pakiramdam mo kasi sa tingin mo ay tama yon. Dumating ang aming first monsery na ganap ako sa internet ng iba't ibang klaseng pagkain na pwedeng maibake na sa tingin ko ay magugustuhan niya. Naghanap din ako ng mga posibleng magagandang ideya para masurpresa ko siya, Papa Dudut. Nakakatawang pakinggan pero bumagsak ako sa isang napaka-ordinaryo at simpleng bagay na maibibigay. Isang sulat at syempre kasama doon ang binikong chocolate cupcakes. Pagdating ko sa bahay nila medyo nadismaya ako pero nang ibabaw ang saya ko. Happy monthsary, masayang bungad ko sa kanya. Pagbukas niya ng kanilang gate. Napangiti lamang siya at napayakap sa baybulong ng Happy Monsary din. Sobra siyang natuwa at nasarapan sa binig ko para sa kanya. Nakakalungkot kasi hindi ako sanay na walang natatanggap pabalik. Isa na namang panibagong pangungumpara ang tumakbo sa isipan ko. Hindi pala talaga imposible ang maalala mo ang nakaraan mong karelasyon at ikumpara mo siya sa bago mo. Lalo na kung malaki ang pagkakaiba nilang dalawa. Habang tinititigan ko si Daniel ay napapaisip ako. Kung siya na kaya, sana ay siya na. Napatitig ako sa ganda at haba ng pilik mata niya. Dumating ang sumunod na araw, Papa Dudut, at pumunta ako sa bahay ni na Daniel.
Sinorpresa ko siya habang may dala akong mga pagkain na pwedeng lutuin pang breakfast. Paglabas ni Tito Jack sa kanilang kwarto kasama ang asawa nitong si Tita Emmy, ay nakakita ako ng malaking ngiti sa kanilang mga mata at labi. Tito, Tita, good morning po. Tara po at maupo kayo, kain po tayo ng breakfast. Habang inaabot ko sa kanila ang mga pagkain, hinahantay ko ang magiging unang reaksyon nila bago ko tuluyang kumain. Ang sarap naman itong luto mo, Bianca. Masayang pagsabi ni Tito Jack. Napangiti na lamang ako sa tuwa. Nako, Tay, huwag mo nga sabihan niya ng ganyan. Lalaki ang ulo niyan eh. Ngumiti lang ako bilang pagsagot habang tahimik na kumakain si Tita Emmy. Pagkatapos noon ay nanood kami ng isang paborito naming palabas. Habang nanonood kami ay nagulat na lamang ako nang nakita ko nakasimangot na si Daniel habang hawak ang cellphone ko. Daniel, anong problema? Tanong ko. Ang landi mo? Sagot naman ni Daniel. Ano? Bakit? Ano bang problema mo at ganyan kang magsalita? Respetuhin mo naman ako at mag-isip ka muna bago magsalita ng ganyan. Ang sabi ko naman sa kanya. Sino tong si Mark? Pagtatanong ni Daniel. Ano ka ba naman? Ang tagal ko ng kaibigan si Mark. Hindi mo ba nakikita? Nagtatanong lang siya ng homework. Pasigaw ko na siyang sinagot noon dahil nagagalit na ako. Doon ko na naramdaman na talagang kaming dalawa na lang ang nasa mundo namin. Hay nako, wala pa rin akong tiwala sa'yo. At alam kong alam mo kung bakit. Ang sabi naman ni Daniel. Hindi na ako kumibo pa at hinayaan ko na lamang siya. Alam ko naman kasi na kahit anong rason pa ang sabihin ko, hindi rin naman niya ako pakikinggan. Tumaas si Daniel sa kwarto niya at nag-lock ng pintuan. Kumatok ako ng kumatok. Daniel, buksan mo nga ito, mag-usap tayo. Wala akong narinig kundi ang pag-ihip ng hangin na nagmumula sa electric fan. Ano ba? Pakinggan mo muna ako. Nagtatanong lang siya ng homework. Wala nang iba. Nagtatanong lang siya ng homework. Wala nang iba. At sa wakas ay sumagot na rin siya. Lolokohin mo rin ba ako katulad ng ginawa mo kay Christian? Ganyan ka ba talagang klase ng babae? Seryosong sabi niya. Kahit na nasasaktan na ako sa mga sinabi niya ay patuloy pa rin ako sa pagkatok at paghihintay sa kanya sa kanyang paglabas. Makalipas ng ilang minuto ay tumaas uli ako at kumatok. Daniel, mag-usap naman tayo. Umiiyak ko nang sabi. Sa wakas ay binuksan na niya ang pintuan. Kung manluloko ka, huwag ako, Bianca. Huwag ako. Sagot naman niya na halata pa rin ang bakas ng pagkagalit sa mukha niya. Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko, Papa Dudut. Kung paano ko dedepensahan ang sarili ko. Wala akong ginagawang masama. Pabulong kong ipinipilit. Wag. Hiwalay na muna tayo. Ayaw ko nang niloloko. At ayaw kong maranasan ang ginawa mo sa mga nakaraang mong karelasyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng panahon na yon. Kaya pumayag na muna ako sa gusto niya. Pero hindi dahil mali ako kundi dahil para makapag-isip-isip muna siya. Nakipaghiwalay siya sa akin sa araw na yon. Kinabukasan ay nakipagbalikan ako sa kanya. Pinuntahan ko siya at nakipag-usap. Daniel, kaya naman natin to, hindi ba? Wala namang sukuan ka agad. Sige, ang tanging salitang nanggaling sa kanya. Simula noon ay halos araw-araw na kaming nag-aaway ni Daniel. Kahit paglalaro niya ng Dota, kahit ang pagsama niya sa mga kaibigan niya at kahit ang hindi niya pagkat ng class para magkasama kami ay kinakagalit ko. Hindi ko maintindihan kung bakit pero kahit alam kong mali ay ganun pa rin akong makitungo sa kanya at patuloy pa rin kami sa relasyon namin.
Siguro dahil nga mahal ko siya. Isang buwan na lang papadudot at magbe-birthday na ako. Magbe-birthday ka na? Anong plano natin? May ngiting tanong naman ni Daniel sa akin. Parang gusto kong pumunta sa Sky Ranch o kaya naman ay mag-Enchanted Kingdom. O kaya gusto kong kahit anong amusement park. Nako, siguradong magiging masaya to. Ang sabi ko na may nagmamadaling pagsasalita. O hinay-hinay ka lang, baka naman mamaya wala tayong mapuntahan niya sa sobrang excited mo. Natatawa namang sagot niya. Nako, mahal, sobrang excited na ako. Lalo na ngayon, ikaw ang makakasama ko sa birthday ko. Sobrang dami naming plano kung paano namin maise-celebrate yon. Balak namin na magtagaytay o kaya naman ay pumunta sa isang amusement park. Dahil pareho naman kaming mahilig sa adventure. Dalawang linggo bago ang birthday ko ay nagtalo na naman kami ni Daniel. Wala ka talagang kwenta, Bianca? Malandi ka? At napakasinungalin mo? Bungad niya sa akin. Laking gulat ko at nanginginig sa galit, Papa Dudut. Andito na naman tayo. Bakit hindi ka muna magtanong bago ka magsalita ng ganyan? Hindi ko lubos sa kalain na magiging ganun siya sa akin, Papa Dudut. Wala kang kwenta? Sumbat pa niya. Ano bang problema? Tanong ko ng mahinahon. Katext mo na naman niyang si Mark. Kayo na rin ba? Niloloko mo rin ba ako tulad ng ginawa mo kay Christian? Ganyan ka mang klase ng babae? Pagpupumilit niyang sinabi. Daniel, huwag mong ibalik sa akin ang dati. Pinili kita. Nagstay ako sa iyo dahil sa pag-aakala ko magiging masaya ako sa iyo. Oo, masaya ako sa iyo. Pero kung wala kang respeto, tigilan na natin 'to. Sagot ko na may kabang nararamdaman. Gusto ko siyang hiwalayan pero gusto ko ring ipaglaban niya ako tulad ng kung paano ko siya ipinaglalaban. Laking gulat ko nang sinabi niyang tama ka, maghiwalay na tayo. Tumatak sa isipan ko sa kung paano niya ako kabilis mabaliwala at maiwanan. Wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang ng umiyak. Umiyak ako sa bahay namin ng umiyak, Papa Dudut. Nakita ko ng nanay ko na umiiyak. Anak, bakit ka umiiyak? Anong problema? Tanong ng aking nanay. Wala. Sagot ko na medyo padabog. Sobrang nasaktan ako ni Daniel pero kahit alam kong hindi tama, nadadamay ko ang lahat ng taong lumalapit sa akin. Madalas nagreklamo ako dahil wala akong kaibigan o walang taong nandyan para sa akin. Siguro dahil hirap na akong magtiwala. Siguro dahil ayaw kong masaktan muli. Buong buhay ko, umiikot sa salitang siguro. Natutulak ko yung karamihan sa mga taong lumalapit sa akin dahil papalapit pa lamang sila na itutulak ko na sila papalayo. Mahirap talagang magtiwala sa panahon ngayon, Papa Dudut. Hindi natin alam kung totoo ba lahat ng humaharap sa atin. Marami akong nakilala sa university namin na mabait sila kapag kaharap mo. Pero kapag nakataligod ka na, para kang basura. Hindi sa sinisisi ko sa kanila lahat, pero siguro ay kailangan kong matutunang maging matapang para hindi ako matapakan ng ibang tao. Sa sobrang tapang kong tignan, hindi na nila nakikita na nasasaktan din ako. At siguro po yun ang pinakamalaking pagkakamali ko, ang ipakita na matapang lang ako palagi. Kung tutusin po ay mas marami pa akong kaibigan sa labas ng school kesa sa loob. Mas sinihintay kong sumapit ang weekend para makasama ang itinuring kong mga tunay na kaibigan. Pero lahat nga po yun ay unti-unting nawala nang maging kami ni Daniel. Pinapangaralan kasi nila kami na kung bakit mali ang aming relasyon na sa mga panahong yon ay ipinaglalabang kong tama. Mali yan. Ang tamang relasyon, malalaman mo kapag ang lahat ay sumasang-ayon na. Lalo ng oras,
ang mga importanteng tao sa paligid mo at higit sa lahat, ang sitwasyon. Pakiramdam ko po ay hinuhusgahan ako ng buong mundo dahil sa ginawa kong kasalanan. Dumating ang sumunod na araw at hindi pa rin nagparamdam si Daniel. Pumunta ako sa university niya sa Maynila at doon ay hinintay ko ang uwian niya para makapag-usap kami at makipagbalikan. Napakarami ng beses naming naghiwalay at nagbalikan. Pero hindi ako nagsasawa dahil para sa akin, mas importante yung relasyon naming dalawa. Mas importanteng hindi siya mawala. Daniel, sigaw ko pagkakita ko sa kanya habang palabas siya ng gate. Isang malaking ngiti naman ang binalik niya sa akin. Paglapit niya naman ay niyakap ko siya ng mahigpit. Ang gaan sa pakiramdam. Akala ko matitiis mo na ako. Akala ko okay lang sa iyo na mawala ako. Ang sabi ni Daniel habang nakayakap sa akin. Ikaw lang naman ang nakakatiis sa akin eh. Sagot ko naman habang nanginginig ang boses. Pagkatapos noon ay kumain kami at naglaro sa isang computer shop malapit sa kanila. Yon ang kauna-unahang pagkakataon na tinuruan niya akong maglaro ng Dota. Nagustuhan ko naman dahil mahilig ako sa mga larong panglalaki. Pagkatapos nito ay pumunta kami sa isang party ng aking kaibigan. Pumunta kami sa subdivision nila at ipinakilala ko si Daniel bilang boyfriend. Naghanda sila ng inuman, Papa Dudut, at napainom ako ng marami. Yun ang unang beses ko na napainom ako ng sobra. Nalasing ako at hindi ko na maalala lahat ng mga pinaggagagawa ko. Masaklap at nakakahiya, pero ang tanging naaalala ko lang ay hinalikan ko si Daniel sa harap ng maraming tao. Nag-umpisa na akong mag-isip na kung ano nga ba talaga ang ginawa ko sa sarili ko. Pero tulad ng dati, hinayaan ko lang. Masyado na akong nabubulag sa pagmamahal ko kay Daniel. Isang araw ay nagtalo na naman kami. Gustong gusto ko nang umalis ng school ng panahon na yon. Nawawala na ako ng ganang mag-aral at nagiging bisyo ko na ang pakikipagkita sa kanya. Madalas ay iniiwanan ko na ang aking mga kaibigan dahil sa totoo lang ay mas nananabik at mas masaya akong kasama siya kesa sa mga ito. Kung ano-anong mga dahilan ang ginagawa ko. Madalas ay nagkakating ako at inuobliga ko siyang magkating na rin ng klase. Muntikan ko na rin pong ibagsak ang subjects ko. Daniel, mag-cut ka na lang ng klase please. Pagpupumilit ko. Hindi pwede, may quiz kami eh. Nagiinit lalo ang ulo ko at naiinis. Ano ba Daniel? Kapag ikaw ang may hinihiling, pinagbibigyan kita kaagad. Pero kapag ako, wala ka man lang magawa. Hindi natapos ng maganda ang pag-uusap namin, Papa Dudut. Umuwi ako sa bahay namin at ang unang pumasok sa isipan ko ay ang magpakamatay. Pakiramdam ko ay niloloko niya ako. Kinakain ako ng depression, Papa Dudut. Kumuha ako ng mga gamot at ininom ko ang lahat ng mga ito. Mga 10 gamot po yon. Nahilo lamang ako at hindi makatulog. Tinawagan ko si Daniel at sinabi kong magpapakamatay ako kapag hindi niya inayos ang problema naming dalawa. Pumunta siya sa labas ng bahay namin kinagabihan. Bianca, mag-usap tayo. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Ang unang bungad niya. Hindi ko na kayang nag-aaway pa tayo. Niyakap niya ako ng mahigpit sabay sabi ng mahal kita Bianca. Pero hindi ko kayang nakikitang nagkakaganyan ka. Ayaw ko ring mawala ka sa akin. Aayusin natin to. Dumating na ang araw ng kaarawan ko. Kinansel ni Daniel ang lakad naming dalawa. Hindi ko naman masyadong dinadamdam yon dahil meron naman akong schedule ng photoshoot ng araw na yon. Dumating ang best friend ko na si Jackie, ganon din ang photographer, ang makeup artist at ang mga pinsan ko na tutulong sa pag-aayos sa akin. Ganito ang gagawin mo mamaya ha? Sabi niya habang tinuturuan ako ng iba't ibang klase ng posing na gagawin ko sa photoshoot. Grabe naman yan, bes.
Natatawa kong sinasabi habang nanonood kung paano niyang ginagawa ang mga kakaibang klase ng posing. Matapos ang 3 oras ay nakahanda na ako. Nag-practice kami ng kung ano-anong mga posing ang gagawin ko. Nakasuot ako ng baby blue na gown. Pumunta kami sa isang resort kung saan ay gaganapin ang photoshoot. Hindi ko alam kung namalikmata ko pero parang nakita ko si Mocha, si Maria at ang isa ko pang kaibigan na si Princess, kasama ang nobyo niya na si Romel. Hindi ko na lang pinansin masyado dahil nagmamadali na sila. Pumunta na kami sa venue at laking gulat ko. Nang pagkapasok ko ay nandoon ang lahat. May isang malaking party silang hinanda para sa akin. Mga magulang ko kasama sa church, kaibigan sa high school at college, sina Bobby, Christian at syempre ang pinakamamahal kong si Daniel. Sobrang saya ko. Napakaganda ng lugar. Thank you. Paulit-ulit kong sinabi habang nagpapalakpakan sila sa pagdating ko. Pinapaligiran ito ng mga makukulay na lobo at ng mga mahal ko sa buhay. Maraming salamat, sambit ko naman. Naking gulat ko ng mga magulang ko pala ang punong abala sa lahat ng ito, kasabwat ang mga kaibigan ko at sina Christian. Masaya ako sa buong pagdiriwang, kaso naawa ako nang makita kong wala man lang kausap si Daniel. Sa kalagitnaan ng celebration ay dumating ang tito at tita ko at ibinigay ang surprise gift nila sa akin. Ito ay isang puting sobre. Sa tingin ko ay alam ko na ang regalo nila. Ito yata ang pinangako nilang pang out of town namin ng pamilya na gustong gusto ko. Buksan mo na dali! Ang sabi sa akin ng tita ko na mas tila mas excited pa kesa sa akin. Heto na, pang-aasar ko naman. Dahan-dahan ko itong binuksan at pagtingin ko ay tiket nga papunta sa Boracay. Tuwang-tuwa ako, Papa Dudut. Sana po ay hindi na matapos ang araw na ito. Kung panaginip to, please lang po huwag niyo akong gisingin. Nagtawanan ang maraming tao. Pero higit sa lahat ay sa mga magulang ko na nagdahilan pa na walang mangyayaring party. Sobrang salamat po. Bago matapos ang araw, pagkatapos ng pagdiriwang ay dumiretso kami sa bahay kasama ang mga kaklase ko sa kolehiyo at mga best friends ko simula nung high school. Noon ay mas nakausap ko si Daniel na tila mas excited pa sa akin. Sobrang naiyak ako sa nalaman ko. Sinabi niya sa akin na alam niya ang buong pagpaplano, kaso nga lang ay hindi siya pinayagan ng magulang ko na magbigay ng kontribusyon. Marami rin pala siyang kinontak para maging updated sa lahat ng plano. Okay lang yan, ikaw naman ang kumukumpleto ng araw ko. Nagbabaka sakali ako mapapakalma ng mga salitang to si Daniel. Nasabi rin niyang may balak siyang gawin sa party kaso hindi niya nagawa dahil nga sa ayaw ng magulang ko. Wala akong nagawa kung hindi ang yakapin siya. Kung meron lang akong magagawa ng araw na yon ay ginawa ko na talaga. Naging masaya ang mga sumunod na buwan namin ni Daniel hanggang dumating ang pinaka masalimuot na araw para sa aming dalawa. Ito na yata yung masasabi kong pinakamalaking pagsubok sa relasyon namin. Dahil nga sa sobrang hipit namin sa isa't isa ay nawala na nga kami ng oras para sa mga kaibigan namin. Kaya naman ang magaya sinamuka na magbonding, wala na akong ginawa kundi ang pumayag. Nagpaalam ako kay Daniel pero wala. Kahit na ipaliwanag ko ay wala pa rin nangyari. Nagalit pa rin siya at hindi pumayag. Pwede ba akong pumunta kina Mocha? Sobrang miss na miss ko na sila eh, ang sabi ko. Ano? Diyan ka na lang sa inyo. Lalabas-labas ka pa. Next time na lang sabihin mo. Pero dahil sa salitang binitawang ko, napupunta ako at para makabawi na rin, hindi ako sumunod kay Daniel, Papa Dudut. At pumunta pa rin ako kina Mocha. Nandoon ang buong barkada. Para akong isang batang nakakita ng candy. Wala pa man akong isang oras na nakakasama sila ay biglang nag-text si Daniel at sinabing, Bianca, nasaan ka? Huwag kang nagsisinungalin sa akin.
Nagtaka ako at kinabahan ng sobra. Nagtataka ako kung paano niya nalaman at kung may alam nga ba siya o nang huhuli lang. Pero kung anumang rason ang meron, nagmadali pa rin akong sa pag-uwi ko. Sobrang namamawis na ang mga kamay ko habang nasa biyahe pa uwi. At pagkababa ko ay laking gulat ko na nandun siya sa may kanto. Daniel, anong ginagawa mo dito? Nauutal kong pagtatanong. Nasaktuhan pala na yon ang oras ng pag-uwi niya. Napatakbo ko sa kanya at sabay sabi ng sorry pero wala siyang ginawa kundi ang lumayo. Pinagtitinginan na kami ng mga tao pero tulad ng inaasahan ay wala siyang pakialam. Tuloy pa rin siya sa paglakad na parang walang nakikita. Umiyak na ako sa kalsada habang humihingi ako ng tawad. Sorry na, patawarin mo na ako. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka. Wala pa akong isang oras doon. Umuwi na ako kaagad. Please. Hinawakan niya ako sa aking braso ng sobrang higpit. Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga sa kakaiyak. Namamanhid na rin ang buong katawan ko. Wala akong nagawa kasi alam kong may kasalanan ako. Sorry Daniel. Umiiyak kong sinabi. Hindi ka talaga mapagkakatiwalaan kahit na kailan. Sagot naman niya sa akin. Hindi na ako nakakibo dahil sa sobrang nangliliit ako. Kitang-kita ko sa mga mata ni Daniel kung gaano siya kagalit. Sobrang natatakot ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw na niya akong kausapin. Hinila na niya ako sa harap ng madaming tao. Ayaw ko na, Bianca. Parang awa mo na. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Umiiyak kong sabi naman sa kanya. Ayaw na niya akong kausapin. Dinaig ko pa ang preso sa bigat ng kasalanan ko. Napaluhod na lamang ako sa gitna ng kalsada. Baka sakaling mapatawad niya ako kapag ginawa ko yon. Pero nagkamali ako. Hindi pa rin niya ako pinatawad. Mas nagalit pa siya, mas sinaktan niya ako at mas pinahiya. At pagkatapos ay iniwan niya ako. Gusto ko man siyang habulin ay hindi na pwede. Iniwan na niya ako. Bukod sa hindi ko alam kung paano pumunta sa bago nilang bahay, nangihinayang pa rin ako sa natitirang pride na natitira sa akin. Sa sobrang pagka-depressed ay tumawag na ako sa mga magulang ko para sunduin ako sa isang restaurant malapit doon. Naghintay ako doon nang makita ko na mga magulang ko papasok sa pintuan. Wala na akong nagawa papadudod kundi ang mas maiyak. Naunang lumapit ang nanay ko at sabay-sabi ng, "Tara na anak, uwi na tayo. Mag-uusap tayo mamaya pag uwi natin ha. Ilabas mo lahat doon." Habang nakayakap siya sa akin habang ang tatay ko naman ay walang nagawa kundi ang manood sa tabi. Ang sarap lang sa pakiramdam, Papa Dudut. Pagka-uwi namin sa bahay, inilabas ko na sa nanay ko ang lahat ng sakit. Sobrang sarap sa pakiramdam na may nagmamalasakit sa iyo. Doon ko nga na-realize na marami pala talagang tao sa mundo na nagmamahal sa akin at masyado lamang akong nabulag ng pagmamahalan kuno namin ni Daniel. Anak, nandito lang kami. Ano bang nangyari? Nag-away po kami ni Daniel, ma? Naintindihan lahat ng mga magulang ko ang mga nangyari at lahat ng nagawa ko. Hindi ko akalaing hindi sila magagalit. Sabi pa nga ng nanay ko ay papupuntahin mo siya dito sa bahay kung may aayusin kayo. Dito nyo lahat ayusin para makilala rin namin siya. Pagdadagdag niyang sabi. Pumasok ako sa kwarto ko na mas may magaang pakiramdam. Habang ang unang nasa isip ko ay si Daniel lamang. Bago ako matulog ay sinubukan kong tawagan si Daniel. Pero nakapatay ang cellphone niya. Kaya sinubukan ko namang tawagan si Christian. Hello Christian?
Hello Bianca, napatawag ka yata. Kumusta ka na? Okay lang naman ako. Medyo natagalan ang pagsagot niya, kaya naman inulit ko ang sinabi ko. Okay lang naman ako. At ang sinagot niya, may mali eh. Hindi ka naman ganyan. Ikwento mo yan. Alam mo, mas magiging okay ang isang tao kapag nilabas yan. Kung ano man ang nakakasakit sa kalooban mo. Napaisip ako at natuwa. Ganon pala ang pakiramdam kapag mas may nakakakilala sa'yo. Pakiramdam ko nga, Papa Dudut, ay mas kilala ako ni Christian kesa sa mas kilala ko ang sarili ko. Sinabi ko lahat sa kanya hanggang umabot kami ng kinabukasan sa pagkwekwentuhan. Tinapos namin ang pag-uusap ng pagdarasan. Sumunod na araw ay sinubukan kong kausapin si Daniel at tinawagan ko siya at binala kong pumunta sa school nila. Pero bago mangyari yon ay nalaman kong nakasama niya ang mga kaibigan niya. Hindi ko alam pero pati yon ay kinagalit at pinagsilosan ko. Tama na muna Bianca, hanggang dyan ka na lang muna. Pagkukumbinsi ko sa sarili ko. Hanggang sa umabot ng isang linggo, Papa Dudut, ang hindi namin pag-uusap at pagkikita. Kaya naman nag-decide akong tigilan na muna ang paghahabol sa kanya. Nag-focus ako sa mga kaibigan ko at laking gulat nila nang nag-umpisa na akong sumamang muli sa paglabas-labas nila. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin sinasabi na wala na kami ni Daniel, para hindi rin sumama ang imahe nito sa kanila. Nagsimula na rin akong bumalik ng tuluyan sa pagsiservisyo sa simbahan na nakasanayan kong gawin simula pa lang nung bata ako. Naging masaya ang buhay ko. Hindi ko inakalang magiging masaya rin pala ang buhay ko kahit na single. Less complicated pa nga. Okay na to? Mas okay na siguro to. Bulong ko sa sarili ko. Mas nakita ko kung ano talaga ako nang hindi nakaasa at nakaangkla sa ibang tao. Nalaman kong mas makikilala mo pala ang buhay mo kapag mag-isa ka lang. Makikita mo yung mga kaya mong gawin at mas mapapalawak mo ang sarili mo. Pagkalipas ng isang buwan ay nakipag-usap muli si Daniel. Pero sa hindi ko na alam na dahilan ay nagsawa na ako at ayaw ko na siyang replyan. Nakontento na ako sa buhay ko. Siguro dahil din sa pagtulong ng mga kaibigan ko sa simbahan na hindi ako pinabayaan. Ibinibigay nila mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera. At sa tingin ko rin na ang pinakamagandang naibigay at naitulong nila sa akin ay ang pagdarasal. Lalo na sa mga oras na nangangailangan ako. Nagising din ako sa mga katotohanan na hindi lahat ng pangangailangan mo ay makikita mo sa karelasyon. Dito ako minulat ni Lord, Papa Dudut. Kinailangan ko munang maging wala para maging isang taong magagamit niya. Napakaganda kung paano ako binago ng Panginoon. Tinuruan niya akong madurog para maintindihan ng mga taong nadudurog. Siguro ay kailangan ko talagang pagdaanan ang makapanloko at maiwan dahil karamihan sa mga kaibigan ko, yun ang pinoproblema. Ginawa siguro itong instrument ng Panginoon para makatulong ako sa pamamagitan ng pag-share at pagpapangaral sa kanila sa oras na kailangan nila ako. Dahil sa totoo lang ay hindi naman talaga natin mabibigyan ng magandang advice ang isang tao kung hindi naman natin napagdaanan ng sitwasyon. Hindi ba? Lumipas pa ang mga buwan at nanatili akong single. Namulat din ako sa katotohanan na kung hindi pa tama ang oras, kahit ano paman ang pagpupumilit mo ay hindi ito mapapasayo. Maraming magandang bagay ang naibigay sa akin ng breakup namin. Sinubukan pa rin niya na kontakin ako. Pero naisip ko na isa siyang malaking pagsubok sa buhay ko at sa buhay pag-ibig ko. Hindi tumagal ay nanligaw ng muli sa akin si Christian. Bago ko siya payagan ay pinagpaalam ko muna ito sa aming pastor. Pwede na po ba kaming magligawan muli ni Christian? Pagtatanong ko. Bago yan,
Kailangan nyo munang matuto at kailangan ay maging malakas muna kayo sa kanya. Opo, ano pong magagawa namin? Sabay naming pagtatanong. Kailangan nyo munang matutong mamuhay na kayo lang mag-isa. Pwede kayong magligawan pero hindi muna pwedeng maging kayo hanggat alam nyong hindi pa kayo focus sa Lord. Binasbasan niya kami at pinayagan ko na siyang manligaw. Naging opisyal ang panliligaw nito sa akin. Siya ang naging kasangga ko sa lahat ng bagay. Isang buwan pa lamang siya nanliligaw ay marami nang bumabati ko sa amin. Isa na rito si Daniel na bumalik sa church, Papa Dudut. Malaking tanong sa isipan ko kung bakit siya bumalik. Nagsilbi rin siya sa Lord na kahit kailan ay hindi ko inaasahan. Pakiramdam ko noon ay hinahabol pa rin niya ako. Pakiramdam ko ay isa siyang anino na kahit kailan ay hindi ko matatakasan. Kada nakikita ko siya ay nakikita ko ay isang malaking pagkakamali. Binatikos niya kami sa pagsasabing inagaw ako ni Christian sa kanya. Sumama rin siya sa set of friends ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang maging ganon. Kung bakit kailangan na kung saan ako magpunta ay nandun siya. At kung sino ang kaibigan ko ay dapat ay malapit din sa kanya. Habang kumakain kami ni Christian sa labas ay nakita kong may tattoo na pala siya. Bakit ka may tattoo? Anong ibig sabihin yan? Ang itsura ng tattoo ay pinagsamang J greater than I. Ah, ito ang pinagawa kong tattoo sa tropa ko. Maganda ba? Tanong niya. Oo, pero anong ibig sabihin yan? Kailan mo yan pinagawa? Tanong kong muli. Ang ibig sabihin nito ay Jesus is greater than I am. Nung naghiwalay tayo, doon ko pinagawa. Kasi doon ko nakita lahat ng magagandang bagay na nagagawa ni Lord para sa akin. Doon ko rin napatunayan na totoong He is greater than I. Kaya kung magpapatatu ka, dapat yung malaking meaning sa buhay mo. Nagulat ako sa naging sagot nito. Wala akong nasabi at sobrang natuwa ako. Isang araw habang may kainan sa bahay namin ay nag-message si Daniel nang napakahaba na nagsasabing kaya raw pala kami nagkahiwalay dahil pinagpalit ko siya at nanloko ako. Hindi ko siya nareplyan at hinayaan ko na lamang siyang magsalita ng masama tungkol sa akin. Dahil ang buong akala ko ay matatapos din ang lahat ng maaga. Nasaktan ako ng sobra at yun lang ang dahilan. Gusto ko nang huminga kaya ako nakipaghiwalay. Hanggang ngayon ay ganun pa rin ang sistema sa buhay ko. Ang tanging pinagkaiba nga lang ay mas masaya ako ngayon dahil alam kong kahit na anong laban ang harapin ko. Nandyan si Christian para samahan ako. Madalas ay binibigyan tayo ng mabibigat na problema para una matuto tayo. At pangalawa ay para mas maging matapang tayo. Hindi man ako kasing lakas ng dati. Pero alam kong isa na akong bagong Bianca. Alam ko na kahit malaking pagkakamali ang nagawa ko, natuto naman ako doon. Natutunan kong hindi na bumalik sa dating ako dahil alam ko ang pakiramdam na maging ganon. Wala na ang dating si Bianca. Iwanan mo na yon. Kaya mo to. Malakas ka ngayon. Malalampasan mo lahat ng bagay. Yan ang laging sinasabi ko sa sarili ko. Kaya sa lahat ng mga makakarinig ng kwento ko, gusto ko sanang matuto silang lumaban at kalimutan ang dating sila. Hindi porket naging masama ka dati, ay patuloy mo itong gagawin hanggang sa kasalukuyan. Hindi rin totoong kapag nagawa mo na ang isang beses ay patuloy mo itong gagawin. Dahil ang totoo, nasa atin ang desisyon. Tayo lang ang may hawak ng desisyon kung dapat ba tayong magbago o hayaan na lang ba nating mag-stuck tayo sa lumang tayo. Kung ano man ang magiging kapalaran natin, tayo lang ang makakapagpabago nito at wala ng iba. Tayo lang ang magsasalba sa sarili nating katangahan sa buhay. Hanggang ngayon po, Papa Dudut, ay kasalukuyang naniligaw pa rin si Christian. Ngayon ay nagtatrabaho na po ako at may maayos na buhay. Love is when someone breaks your heart
and you still love them with every broken pieces. Yan po ang napatunayan ko sa pagmamahal ni Christian. Hindi po lahat ay nakukuhang makatagpo ng ganong klaseng pag-ibig. Ang tanging masasabi ko lamang ay pahalagahan nila ang mga taong nandyan para sa kanila. Bigyan nila ng importansya bago mahuli ang lahat. Ang buhay ay sadyang mapaglaro. Sana po sa lahat ng mga nakikinig ay makahanap sila ng tunay na pag-ibig. Isang mapagpalang araw, Bianca. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut Stories.